Hello, ayan, welcome to my vlog. Ayan, I miss you so much po guys, kasi matagal na po ako hindi nagva-vlog. So ngayon is talaga busy na po ako ngayon, kasi di ba, you know na for almost 2 years po hindi ako napag-open ng parlor. Tapos ngayon medyo okay na po lahat, wala na masyadong COVID, at saka parang bumalik-balik na din yung mga customers ko na pumupunta sa akin ngayon. So pasensya po talaga kasi hindi ako masyadong makapunta sa bahay ng benta, hindi ako makasama talaga po guys. At saka ngayon is sisilipin po natin ngayon yung parlor ko, diba? Kasi diba ang pangit ng parlor ko dati, tapos parang inaayos-ayos ko lang po. So abang-abangan po kami guys, bye po guys. Ito na po talagang hindi ako masyadong makakasama na ni Ma'am Brenda sa mga social climbers, kasi busy na po ako, tapos marami akong mga priority sa buhay. Tapos ayun, nikaso ko din yung bahay ng mama ko. Hindi ako nakapag-vlog kasi nag-iipon po ako. Yung kita ko talaga dito sa parlor is nag-iipon po ako. At saka nagpapasalamat din ako sa lahat po ng sumusuporta sa akin. Lahat ng mga tao na nag-ano sa akin, tumutulong sa akin, diba? At saka maraming salamat din yung Brenda kasi nakapag-vlog ako. Kundi dahil sa kanya, last year sa mga kasamaan ko, hindi ako makapag-vlog, diba? So, ngayon is yung corpo na pina yung negosyo namin, yung corpo na parang isang bar is corpo kami, marami kami, anim na kami. So ngayon is binibinta na po namin yun, ang aking share, kasi gusto ko yung pera is yung paggawa ko po sa sala ng bahay ng mama ko, kasi talagang nakikita niyo talaga yung bahay namin sira-sira na, kasi inaabutan talaga ng tubig dagat. So nag-decide ako na mag-ipon-ipon muna, tapos talagang kakayod ako, araw-araw ako nag-o-open dito sa salon para magkaroon ako ng makapag-ipon ako ng pera. Tapos maraming binabayaran, yung insurance ko din, tapos sa mama ko din, pagkain nila, at saka nabibigay ako sa mama ko kasi talagang siya nandun sa bahay, at saka yung kapatid ko na isa, so dalawa sila. Tapos yung kapatid ko naman is nandun sa taas, so hindi siya bumababa kasi nandun siya sa taas, nakatira. Minsan na siya bumababa kapag pinong kailangan yung mama ko. So ngayon po guys, talagang yung meron pong followers po nagsabi sa akin na huwag mo talagang iwan yung salon, kasi dyan ka talaga kumikita, diba? Dyan ka nang galing, yan talaga yung pinakakitaan mo nung walang wala ka pa, diba? Nung, kasi ngayon wala naman ako, kasi siyempre buhay na naman talaga. At saka ang ingay dun sa likuran. Importante naman is at least na bumabangon tayo sa kahirapan, di ba? Bumabangon tayo kasi for almost 2 years, di ba, pandemic. So kailangan si Samara makapag-ipon. Tapos kasi dati is yung naipon ko dati is naubos na kasi nandahil sa pandemic. So ngayon, konti-konti ko naman nag-iipon, no? Sa pamamagitan ng kita sa parlor. Ayan, so I'm very proud na talaga, na hindi ko akalain na talagang nagawa ko lahat yung mga trials, mga challenges sa buhay ko, tapos nalampasan ko, diba, talaga. So I'm very thankful. At saka yung mga friends ko naman, mga social climbers, nandiyan naman sila parati. At saka welcome naman ako kapag pumunta ako dun. At saka minsan kami sumasama kami, makikita naman kami minsan sa gabi. Hindi lang pinapakita. Talagang nakikita naman talaga nila ako pag gabi. Kasi kapag may dun sa
may inuman at saka sa ano, talaga makikita talaga kami. Tapos walang issue, walang ano, talagang peaceful yung ano ko ngayon pamumuhay at saka ano malayo sa mga bad influence ng ibang mga tao, di ba? At hindi yung sa social climber handi kasi mga sisters ko yun sila lahat. So ngayon is ano lang talaga, focus muna ako sa parlor at saka ano sa family, oh, di ba? At saka sa friends din kapag ano is yung friends naman talaga is nandiyan naman talaga sila palagi, di ba? Pero yung pagkikitaan mo, yung panghanap buhay mo, talagang kailangan mo talaga yung hahanapin kasi talagang tawag nito, talagang kinakailangan talaga, di ba, para mabuhay tayo. So ayun guys, ayun, minsan kasi yung blessing sa bahay ni Brenda is wala ako kasi meron akong tawag nito, birthday ng inaanak ko at saka ano, parang ano yun eh, pinag-isa yung birthday at saka christening, yung pagbinyag niya. So ngayon is hindi ko akalain na sa August 8 pala yung blessing sa Brenda, tapos nakapag okay na po ako rin sa aking maring na pupunta ako doon at saka nagbibigay ako ng party bags kasi sabi ng friends ko kahit kunti lang kung anong maibigay mo na ano, di ba? So sabi ko party bags sila para mas enjoy yung mga bata, di ba? So ayan guys, I'm very thankful kasi unti-unti ko talagang na ano yung mga ano ko, tawag nito, yung dati kong hindi ko nagawa last year kasi di ba pandemic. So ngayon bumabalik-balik na yung mga customers ko, tapos okay na yung aking ano pamumuhay, simple lang talaga, di ba? Hindi man ako lang humahangad ng marami, kundi yung sa akin naman is magkakaroon lang tayo ng panghanap buhay, tsaka hindi lang tayo magkasakit, tsaka ano, tawag ito, wala tayong mga kaaway, di ba? So kailangan chill lang po tayo, di ba? So maybe mag-vlog din ako siguro mga next month, September, pag hindi na ako busy masyado, para meron naman ako makasama dito sa parlor kasi talagang wala na po akong kasama dito sa parlor. Dati yung assistant ko dati, minsan si Bakang dati, tapos ano, at saka si Ma'am Shikarla, tapos iniwala din ako, tapos ano, meron namang bago si William May, ayan, yung kasama nila sa Talia's group. So yun yung talagang naging assistant ko dito. At saka si Charmel, minsan din, pero si Charmel busy din siya sa kanya. At saka nandito mo siya sa Malacan na lang yung Oyong, diba? At saka pwede mo siya makapag-vlog doon. Tapos nandiyan naman si Oyong na kinakasama nila. At saka I hope maintindihan niyo po ako kung bakit hindi ako palagi nakapunta doon kanan ni Brenda, at saka no issue po talaga, at saka wala kaming pinag-aawayan, wala kaming pinagtatampuan, kundi happy lang, at saka support naman sila sa akin kung bakit ako hindi ako masyado makapunta doon sa kanilang bahay. So ayun po guys, at saka I hope na makikita ninyo man ako minsan sa mga live ng Brenda din, may ano na jigjag sa mga konting mga content nila, at saka ayan, I'm very thankful na nandiyan pa rin kayo. Akala ko walang manonood sa aking video. Kahit, happy naman ako kahit 100 viewers lang po. Naging enjoy ako kasi nandiyan pa rin yung mga taong sumusuporta sa akin. So, I hope na darating tayo sa point na makikita ninyo man kami ng buong-buo, diba? At least na kami, makikita nyo naman ng mga achievements sa mga bakla, diba? Na
unti-unti din nila napapaalis ng kanilang bahay. Ako din siguro, kaya nga ako nag-iipon para makapag-ayos din sa bahay ng mama ko. Kasi kahit anumang mangyari is talagang uuwi ka naman talaga sa bahay. Ako din ng mama ko. So, thank you so much po at saka don't forget subscribing to the channel Zamora Park again, and my FB page is Zamora Park. Saka yung sa Facebook is Zamora Far Button the Second. So ayan, so God bless you always po, at God bless you. At saka ano, pagpalain kayo ng may kapal, at saka lahat tayo ay anong tawag nito, palagi healthy. At saka yung mga nagtatrabaho dyan, I hope na magsipag tayo para sa kinabukasan, at saka para sa ating pamilya, at saka para rin sa ating future. So ayan, thank you so much po. I love you all, and I miss you so much po.